Hi everyone! Kumusta na po ang ating buhay? Diyan po sa inyo, kumusta na? Mainit ba? Malamig? Or katamtaman lang? Dito sa amin ay tag-ulan. So, masarap matulog dito sa amin. Lalo na gabi na. Anong oras na? So, masarap na matulog ngayon kasi tag-ulan. Sabi may bagyo, galing dyan sa atin sa Pilipinas, pero wala naman. Puro ulan lang. Baha. So, okay. So, sa malamig na gabi, i-share ko po sa inyo ay about po sa mga online shopping online shopping na mga peke. Halimbawa, o-order kayo ng cellphone, ang darating sa inyo, power bank. Tapos, o-order kayo ng sapatos, ang darating sa inyo, chinelas. Literal truth, marami pong nakaka-experience nito. Mabuti na lang, hindi ako marunong umorder. Dahil kung marunong siguro ako, baka isa na rin ako sa napipeke. Umorder kami ng sapatos, doon din sa ano namin, sa kasamahan namin. Maayos naman po, okay naman po yung ano niya. Hindi naman po kami napeke. Siguro kasi baka kilala na yun ng kasamahan namin coordinator. Okay, wag na nating patagalin. So, ito po, para po ito lang ay public awareness po na lalo na sa mga online shoppers na talagang mahilig mamili sa online shop, sa website na hindi na namamalingke, hindi na pumupunta sa department store, doon na lang sa online. So, para po ito sa inyo. Okay, may isa kaming operator. Actually, marami na po yan dyan sa dorm. Kaya lang, dalawa pa lang ang alam ko. Long last month na ang dumating sa order siya ng shoes, ang dumating tatlong pair. Hindi man lang inaapat para sana pantay or kaya kanan at saka liwa. Tatlo lang talaga. But ayaw ni Beautiful kasi shy type siya. Okay, so ngayon, ito nga po, ito po yung, ayun, last week nag-order po siya ng, nag-iwan po siya sa service center ng 1,250. Ayan. Pasensya na, hindi ko po pinapakita kasi yan po ay private. At least, salamat sa iyo kung nanood ka man, binigay mo sa akin yung mga information. Kasi nung inopen niya, nagpunta siya dun sa service center na yun nga, mali daw yung binigay. Eh, hindi na po namin matutulungan kasi yung sa amin ay pagtanggap lang dun po sa mga items. So, ito po yung in-order niya. Ayan, ang ganda. Ayan. In order niya ay Adidas Ultra Boost shoes. So kulay maroon since girl ang kapatid niya. Okay, and then ito po ang lumabas. Ayan po ang lumabas. Grabe. Ayan. Instead na Adidas ang in order niya, ang dumating ay Nike. Saan ba ang hostesya nun? And then ito po yung mga yon. Carton pa lang. Yung box pa lang, talagang peke siya. And then, ito po. Ayan. Ano lang yan? Tag 190 lang yan dyan sa market. So, ayan po. And then, nag-comment po siya doon sa messenger. Kasi online shop, yung pinag-orderan niya. And then, ito po yung comment niya. Ayan. Sabi niya, why you sent wrong order? Ito po kasi yung in-order niya. And then, ang dumating ay ito. So, yun ang sabi niya. Why you sent wrong order? Pero walang sagot. And then, ito, nag-comment po siya dito. Ito, nag-comment siya doon sa mismong timeline ng online shop. Ang sabi niya, don't try to order from them. It's to shame when you saw the real item. It's not the real one. Order from them. It's fake. Ayan po. Ayan yung ano niya. Ayan. Ayan po yung shinier niya doon and kinoment niya doon. And meron pong nag-like ng 2,200. Super daming nag-react. So, yun. And then, ito po yung itsura. Ito po yan siya. Yung sa online shop. Pero, pasensya na. Hindi ko po yan tinatanggal po natin yung pangalan, yung owner,
yung may-ari niyan. Ito po yung mga ito. Kasi, kapag pinapakita ko yan sa inyo, ay ako po yung guguluhin ng pulis. Kasi, dito sa Taiwan, malaki talaga ang penalty kapag nalaman nila na fake it or ikay nag-open ng mga online shop na mga fake. So, ako naman ang tatanungin nila ng tatanungin. So, ayan, kaya for ano na rin, for my safety and para din naman, para lang din po to sa inyo for public awareness lang po to. So, kung gusto nyo pong malaman kung anong klaseng website ito or anong klaseng online shopping, ay pwede kayong mag-send sa akin or mag-PM sa akin sa aking messenger dito po sa aking FB. So, kung anytime, kung nakikita nyo ito and then gusto nyong itanong, lalo na dito sa dormitory, kung anong pangalan nung online shop na yon. So, ito po. Dito nyo lang ako i-message. Ayan. Sasagutin ko po kayo kung ano yung pangalan noon. So, nawa ay magiging aware din kayo na kapag hindi nyo kilala, ito lang yung advice ko. Kapag kung first time nyo lang mag-order, tulad niyan, 1,250, tapos ang dumating sa kanya, 190 lang. And then, yung box talaga ay hindi talaga Adidas. And then, ang binigay sa'yo, Nike, nasaan naman ang katarungan nun, diba? So, yun po yun. Kailangan lang natin, syempre, pinaghirapan natin yung pera. Okay, so, ayun, kung ang may advice ko lang sa inyo, lalo na dito sa dorm, kung iwas peke lang po tayo, mas maganda kung hindi nyo kilala yung pinag-orderan nyo tulad nito, kayo mismo ang magbabayad. Ayan. Para nandoon po yung postman, deliveryman, black cat, or SSF, or kahit anong klaseng taga-deliver yan. Kapag nagbayad na kayo and then binuksan nyo na nasa harap pa siya, and then kapag peke, ayun, magagawa ng action agad. Kasi may sasauli nila yon sa nagbibigay doon sa packaging area. Sa mga tulad ng black hat or mga SSF, mga post office, yan. Kasi may nagbibigay sa kanila. So, may return to sender yon. So, mabibigyan ng hustisya yung peke na dumarating sa inyo. Tulad kanina, na-encounter ko, yun nga, nabanggit ko na maganda, matalino na siya. Ang in order niya daw ay camera. And then yun nga ang dumating, power bank. Pero matalino yung operator na yon, yung bata na yon. Kasi doon niya binuksan sa mismong nag-deliver. So ang ginawa niya, syempre na return to sender. So maganda yon. So yun po yung magandang advice para sa inyo sa mga operators or kahit man sa ang mundo kayo. Sa Pilipinas, dito sa Taiwan, or kahit saan, mas 7-Eleven man yan, Family Mart, basta meron kayong order na gusto nyo talaga na hindi kayo mapepeke, yun, mas maganda na pagpunta nyo ng Family Mart or post office, bubuksan nyo po yun mismo doon para may isa sa uli at that moment din. Kasi kapag hindi nyo tulad ng nangyari nito, ang ginawa kasi niya, kasi may pasok siya, so kinuha niya sa amin kasi dumating na nga, kasi may QR code na siya, so alam niya na may package na siya, kinuha niya lang sa amin and then pumasok na siya, kinabukasan niya binuksan, ayun, nagpunta siya ng service center na peke nga daw yung binigay sa kanya. So sa amin naman, syempre ang may tulong lang namin is yung ibibigay sa kanya yung cellphone number or telephone number ng nag-deliver, and then yun lang po ang maibigay namin. Siya talaga mismo ang makipag-communicate kasi syempre nag-iwan lang naman siya sa amin ng pera. So yun po, dapat ang ano talaga, ang buyer at saka yung customer, ang pareho lang yun, diba? Yung may-ari at saka yung customer ang mag-uusap talaga doon. Ayun. So, sana may natutunan kayo. Tulad ng sa akin, ang
kami, nag-order kami sa kasamahan naming coordinator, sawa ng Diyos, maayos naman po. So, ito po, tulad dito, umorder kami. Umorder kami, ayan po. Ang dumating naman, meron, umorder kami nito. And then, sawa ng Diyos, okay naman po, ayan po siya. Okay naman eh, mura lang po to. hindi ako nabibinta. Yan po. Ito po yung in-order namin. So, ayan. Dumating naman siya. Maayos naman po yung package niya. O, ayan po. Mura lang po to kasi sale. Ang daming nito. In-order namin. Mga coordinator. Ito, may pangalan pa sa akin kasi marami nga kami. O, marami naman po. Ito po. Maayos naman, o, yung packaging niya. O, ito, o. Meron pa siyang ganito. Kahit mura lang. And then, ito. Ayan, o. Okay naman po. Sawa ng Diyos. So, okay, ito ang dasbat natin to. Tingnan mo yung order niya. Ang order niya ng Adidas, ito yung dumating. 190 lang. Ito po yung ano niya. Talagang halatang hindi talaga siya. Pwede talaga siya. Ito siya. Dalawa. Ito, and then, ito po yung box niya. So, dyan po yung nakalagay. Dyan po yan, dyan po yan. So, ito po, ang in-order niya, 1,250. And then, ang dumating is 190 lang na. Adidas ang in-order niya, pero ang dumating is Nike. So, mag-ingat po tayo. Ang dami na pong nangyari dito po sa dorm na rin po.